Ito naman, alamin natin ang update sa Sagbayan Bohol kung saan maraming silid aralan ang hindi pa rin nakukumpuni matapos sirain ng lindol noong nakaraang taon. May ulat on the spot si Ivan Marino. Ivan? Yes, Pia, nasa hindi pangkaraniwang sitwasyon itong Sagbayan Central Elementary School dito sa bayan ng Sagbayan sa Bohol ngayong unang araw ng pasukan. Malapit dito, Pia, sa Sagbayan, ang epicenter ng magnitude 7.2 na lindol na tumama sa lalawigan noong October 2013 at ang Sagbayan din ang isa sa mga pinakanapinsala. Itong Sagbayan Central, lahat ng kanilang 24 na classroom ay napinsala at lalo pang nakasama na halos araw-araw sa nakalipas sa 9 na buwan ay may malalakas na aftershocks. Dito nga lamang May 10, magnitude 6 ang kanilang naramdaman at nagdulot ito ng mga panibagong bitak at tibag sa kanilang paaralan. Ngayong unang araw ng pasukan, dalawang kanilang naging solusyon, magsagawa ng klase sa mga dating silid-aralan, kahit pa mismong ang Mines and Geosciences Bureau na nagsabi na hindi na ito ligtas gamitin o DK sa mga tinatawag nilang 10 classrooms. Sa kanilang mga dapat ay abandonado ng school buildings, may natuklasan ng MGB na hinihinalang sinkhole na posibleng malaki ang saklaw at may lalim na aabot sa 10 metro o 30 feet. Gayunpaman, wala raw silang magagawa dahil maliban sa kulang mga 10 classrooms, ay sadyang napakainit naman sa mga ito at kung umulan ng malakas, tulad ngayon, habang tayo nag-uulat, ay pinapasok ng tubig kaya marami mga bata ang nagkakasakit. Wala rin kuryente sa mga 10 classrooms kaya walang electric fan at walang ilaw sa mga ito. Sa kabila ng mga hamon at peligrong hinaharap, larawan naman ang dedikasyon at pagnanais sa bumangon ng mga guro at mag-aaral dito sa Sagbayan Central. Pinipilit na gawing normal ang unang araw ng kanilang pasukan. Ang magandang balita, Pia, patapos na ang ilang mga donasyong school buildings ng ilang NGOs at mga foundations sa mga susunod na linggo at inaasahang bubuti na ang kalagayan ng mga mag-aaral dito. Pia, paliwanag naman ng DepEd, hawak na nila ang bagong disenyo ng mga classrooms na tinatawag nilang calamity resilient. Ibig sabihin, kaya nitong tumindig sa isang magnitude 9 na lindol at isang bagyo na may lakas ang hangin na 250 kilometers per hour. Pero maliban dyan, masusi din na pinag-aaralan ng Mines and Geosciences Bureau kung saan pwedeng itayo ang mga panibagong classrooms dahil marami nga sa mga kasalukuyang classrooms dito sa buong lalawigan ng Bohol ay nakatayo sa mga fault line o di kaya sa mga posibleng sinkhole. Pero pag natapos daw ang pag-aaral na yan, ang target ng DepEd, bago daw matapos ang taon, ay may tatayo ang mga bagong classrooms, Pia. Alright, maraming salamat, Ivan Marina.